Hello everyone! This is Jaja Bustos, ang inyong kachikahan po pagdating sa fertility. So ayan, I'm back and welcome back to my channel talaga. Dahil mga sis, ang pag-uusapan po natin ngayon is more on fertility talk. At makinig po kayo at manood po kayo sa akin, lalo na doon sa mga mag-asawa na nahihirapang magkaanak. Malay nyo po, ito na yung makatulong sa inyo. At huwag kayong mag-alala kasi itong mga advices ko, libre lang po ito. So ayun na nga mga sis, at nagpapasalamat din ako dahil ang dami pong nag-message sa akin sa aking Facebook account, at nagte-thank you sila sa akin at nagpapasalamat talaga sila dahil buntis na po sila ngayon dahil lang sa panonood ng vlogs ko. So maliban po sa paggamit ng aking herbal doon sa aking mga alaga, yung iba po ay nakikinig lang po talaga sila or nanonood lang po sila sa akin, at talagang buntis na po sila ngayon. So yun mga sis, lalo na doon sa mga gumagamit po ng aking herbal fertility booster, mas madali kayong mabubuntis dahil maliban sa tips na binibigay ko sa inyo ay mas na-enhance pa kayo or napapalakas yung inyong chance na mabuntis dahil nga sa meron kayong iniinom po na medication or therapy. So mas magiging mabilis po yung result sa inyo. Kaya mga sis dyan, kung gusto nyo pong mabuntis. So ayun na nga mga sis, kung gusto nyo talaga na matulungan ko kayo, wag po kayong bibitaw sa ating chikahan ngayon. So tapusin nyo po yung video na ito hanggang sa huli para marami kayong matutunang mga advices galing sa akin. At for sure naman po yan mga sis, na yung mga advices ko sa inyo, hindi po kayo mabibigo basta't sinusunod nyo po yan. Ayan. So okay. Ganito po yan mga sis, ang pag-uusapan po kasi natin ngayon is about sa kung paano po ba mabuntis nang hindi ka gumagastos. So, yun. Like sa sinabi ko kanina, kagaya ng sinabi ko po, kung gusto nyo pong mabuntis nang mabilis na nang hindi kayo gumagastos, syempre, kailangan nyo po ng healthy lifestyle. So, eto ang problema. What if hindi ka healthy? So, nangyari na ang dapat mangyari, nagkaroon ka na ng sakit sa matres. Yun na nga mga sis, so bago mo ako nakilala, meron ka ng sakit sa matres kagaya ng mga PCOS, may bukol ka na sa ovary mo, may bukol ka na sa loob ng matres mo. So ibig sabihin, bago mo ako nakilala, is talagang may problem ka na. So paano yun? Paano natin magagawa na tayo ay mabuntis nang hindi tayo gumagastos? Ganito kasi yun mga sis, meron kasi akong mga naririnig na mga nambabash po sa akin na sinasabi nila na ang ginagawa ko lang daw po ay binebentahan ko yung aking mga followers. Sa totoo lang, dito sa aking channel, kung mapapansin po ninyo, yung mga advices ko is more on tips at more on advices lang. So kung mababanggit ko man po ang herbal dito sa aking mga vlogs, that is way lang po yun para masabi ko sa kanila na there's another way para mapabilis yung kanilang pagbubuntis. But aside from that mga sis, kung mapapansin ninyo, yung vlogs ko po is more on mga advices at mga tips ito, at ito ay libre. Bakit kapag nanood po ba kayo sa akin ay bayad ito? Di ba wala naman po? So it's all for free. Ang kailangan nyo lang po is internet connection para mapanood nyo po yung aking mga advices. So yan po ang isa sa mga way ko para matulungan po yung aking mga follower. Kahit na hindi na sila kumuha ng herbal sa akin, basta't makinig lang po at manood sila ng aking live, ng aking video. So walang problema doon. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pero ganito po kasi yan mga sis, what if nakilala nyo ako pero meron na kayong mga sakit? So paano natin mapapabuntis ang isang tao na wala siyang iinumin or wala siyang medication? So ganito po yan, kapag ikaw
Mahirap po yatang gawin yun, mga sis, na wala tayong igagamot sa sarili natin, which is alam naman natin na meron tayong problema. Katulad na lang po ng isang tao na meron siyang lagnat or meron siyang karamdaman. Let's say, meron siyang virus. Katulad ng kumakalat ngayon na merong coronavirus, diba? So, papaano po natin mapapagaling ang sarili natin kung hindi tayo pupunta sa doktor? So, wala pong ibang gamot sa ganung sakit, kundi ang doktor lamang po ang makakagamot sa kanya. So, sa madaling sabi, para gumaling ang isang tao sa kanyang sakit, kailangan niyang magkonsulta sa doktor para malaman niya kung ano ba ang problema niya. Siyempre, paano mo nga naman malalaman na may COVID ka, di ba? Kung hindi ka magpapadoktor, hindi ka magpapatest. So, isa yun sa paraan kung paano natin malaman kung tayo ba ay may problema sa ating katawan. So, maraming babae na ang bilis-bilis lang nilang mabuntis, which is nakakainggit kasi yung iba ni rape lang, 'di ba? Buntis na sila kaagad. Tapos tayo na gustong-gustong magkaanak ay hindi natin magawa-gawa sa sarili natin. Na ang tagal-tagal na nating mag-asawa, nakakapagtaka, 5 years na tayo pero hindi pa tayo nabubuntis, 'di ba? 5 years na tayo na mag-asawa, hindi pa tayo nagkakaanak. So hindi ba kayo nagtataka, 'di ba? Samantalang yung iba, saglit lang, ni-rape lang or accidentally lang isang beses lang na ginamit, nabuntis na sila kaagad. So, hindi natin pwedeng ikumpara yung sarili natin sa ibang tao, mga sis. Kasi nga, life is not fair. Life is unfair. Yun yung ibig kong sabihin. Life is unfair. Hindi siya pare-pareha. So, merong mayaman, merong mahirap. Merong madaling mabuntis, merong hindi. So, kung ikaw mahirap ka, gusto mo ba na maging ganun ka na lang? Katulad din yan ng pagbubuntis, mga sis. Ang hirap mong mabuntis, pero gusto mo ba ganun ka na lang? Hindi ka ba gagawa ng paraan para malaman mo yon kung bakit na nahihirapan kang mabuntis? Kung i-compare mo yung mahirap, bakit na mahirap siya? 'Di ba? Hindi ba niya pag-aaralan yung sarili niya kung bakit ganun siya? Wala ba siyang gagawing paraan para umasenso naman siya? So ganun din sa pagbubuntis. Hindi natin pwedeng itulad ang sarili natin sa ibang tao na sila nga walang ininom na gamot, walang ginawa pero nabuntis sila. Ako anong meron sa akin but hindi ako nabubuntis. So dapat po mga sis, kailangan niyong alamin ang dahilan kung bakit. So, sino ba ang makakatulong sa atin para mangyari yon? Alam ko mga sis na nandyan si Lord para gabayan tayo. Pero po, si Lord ay hindi natin nakikita. Matutulungan niya lang tayo kung tayo ay magdadasal sa Kanya. Ang sagot po sa dasal ninyo ay lalabas po yan or sasagutin kayo ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Pwede na bibigyan niya kayo ng idea na kayo ay magpa-check up kung bakit ba kayo nagkakaganon. Pwedeng may ipapakilala siya sa inyong tao at bibigyan niya kayo ng advice kung papaano ba, di ba? Ganun po yun. So, ang Panginoon, sasagutin or tutulungan niya lang po tayo sa pamamagitan ng pagdarasal po natin sa Kanya. Pero hindi niya po tayo kayang hawakan physically. So, dasal lang po ang maitutulong niya sa atin. Siya ang maggagabay sa atin. Pero, paano po ba niya magagawa yun? Siyempre, gagawa siya or magbibigay siya ng mga instrumento sa'yo para matulungan ka niya. Katulad na lang ng pwede kanyang bigyan ng idea na ikaw ay pumunta sa doktor, magpa-check up ka para malaman mo kung ba't hindi ka nabubuntis. O, reresetahan ka ng gamot ng doktor o edi nabuntis ka kasi nga, nalaman ng doktor na meron kang sakit. So, nang nalaman niya na may sakit ka, ginamot ka niya, ayun, edi nabuntis ka, di ba? Hindi tayo si Kim Chu, ha? Hindi ako si Kim Chu. Wala akong pinaglalaban dito. Ang ibig ko lang sabihin, mga sis, para mabuntis tayo, kailangan din natin gumawa ng paraan para mabuntis tayo. Hindi naman pwede na naghihintay lang tayo na naiinggit tayo sa iba kasi wala naman silang ginagawa, di ba? Para mabuntis sila. Pero nabubuntis sila ng kusa. So, hindi naman kasi pare-parehas yung katawan ng tao. Ikaw ba si Juan? Si Pedro ay si Pedro, si Juan ay si Juan. Kahit kailan si Juan ay hindi magiging si Pedro dahil magkaiba tayo ng katawan. Kahit na nga kambal pa kayo magkaiba pa rin kayo ng pagkatao, magkaiba pa rin kayo ng immune system. So, wag nyo pong i-compare ang sarili nyo sa iba. So, yun na nga, kung gusto nyong mabuntis, kailangan nyo pong alamin ang dahilan kung bakit.
Nang sa ganun ay malaman nyo ang solusyon. Lalo na ngayon, marami pong group na lumalabas na usapang paano mabuntis, usapang may pikos, usapang kung ano-ano. Tapos may ibang babae doon nag-a-advise na ito, nabuntis sila dahil sa pag-inom ng ganito. Ito, nabuntis dahil sa herbal. Ito, nabuntis dahil nag-pills at numigil. Ito, nabuntis nang walang ginagawa, di ba? So, okay, nakakuha ka ng idea kung paano nangyari yon. Pero hindi ibig sabihin na kung ano ang ginawa niya ay mag-i-effect sa'yo dahil hindi naman kayo pareho. Pwede mong itry, pero kapag na-try mo at wala pa rin nangyari, ibig sabihin po, meron talagang something na dapat ayusin sa inyo. Pwedeng hormones nyo, pwedeng may problema talaga kayo sa matres, pwedeng yung mister ninyo ay may problema sa similya. Kaya mga sis, wala pong tao na gustong mabuntis nang wala kang gagawin na gastos. Hindi lahat ng tao ay ganun. Pwedeng maging ganun ka, pero pwede rin hindi. Pero kung alam mo sa sarili mo na meron ka talagang problema, kailangan mong gumawa ng solusyon doon. Pero mga sis, ang pagbubuntis kasi is natural yan na bigay o regalo sa atin ng Diyos. So, sa loob ng 3 buwan, kapag hindi ka pa rin nabubuntis, nako mga sis, ibig sabihin yan, meron ka na talagang problema sa katawan mo na dapat mong ayusin. So, hindi yan dahil lang sa gusto mong maghintay ng matagal. Paano yan kung maghihintay ka ng matagal? Katulad ng iba, naghintay na lang sila ng 10 years tapos nabuntis naman sila, 'di ba? Pero imposible na wala silang ginawa. Pwede na binago nila yung lifestyle nila. Pwede na naging healthy na sila nung time na 'yon dahil hindi na sila nagbibisyo or binago nila yung mga foods nila, ganun. So, marami yung dahilan. May dahilan po 'yan kung bakit hindi nabubuntis ang isang tao. Kaya kung ayaw niyong gumastos pero gusto niyong mabuntis, maghihintay na lang kayo. Ganun na lang siguro ang gawin nyo. So, pero yun na nga mga sis, what if sa paghihintay nyo, walang nangyayari? Katulad na lang po ng nangyari sa tita ko. Gustong-gusto niyang mabuntis, pero yun nga, wala silang pera, walang pampa-check up. Ngayon, naghintay na lang sila. Pero ngayon, umabot na lang sa point na menopause na siya. Hindi pa rin talaga siya nabubuntis. So, yun talaga, kasi hindi naman sila talaga nagpapa-check up, wala din silang ginagawang gamot, hindi sila nagagamot sa sarili nila, wala man lang fertility advices or fertility education, so walang nangyari, hindi siya talaga nabuntis kasi hinayaan niya lang. So yun nga eh, parang ganito yan, kung gusto mo, kung ikaw mahirap ka at kontento ka na sa pagiging mahirap din, hindi ka gagawa ng paraan para umasenso ka. Pero kung ikaw ay mahirap ka at gusto mong umasenso, syempre gagawa ka ng paraan para umasenso ka, diba? So, ganun lang yun eh. Let's compare yung pagbubuntis doon sa ating buhay. Katulad ko mga sis, dati hirap din akong mabuntis kasi nagsasama na kami. Tapos frustrated ako dahil hirap akong mabuntis. Ano ba yung dahilan? Nagpa-check up ako. Ayun, nalaman na meron pala akong UTI. May anemic pala ako. Mababa ang hemoglobin ko. Stress pala ako. Tapos ang dami ko nang tinake na vitamins. Walang nangyari. Then, ayun, meron kaming nasubukan na herbal at doon ako nabuntis. At doon po nagsimula yung herbal na ito. Kung bakit ko siya sinishare sa inyo. Kung paano ko ito na-discovery at kung paano ko ito na-i-apply sa inyo. Yun po yung naging way para kung ano man ang narating ko ngayon, kung ano man yung mga pinagsasabi ko ngayon sa inyo, yan po ay pinagdaanan ko kasi alam ko po yung feeling na naiinggit ako sa iba dahil ang tagal nila, ang bilis nilang nabuntis samantalang ako, dati na akong may anak, pero bakit ang tagal kong nakabuo sa kanya, sino ba ang may problema? At ang dami na rin namin ginastos, nagpa-check up kami, wala pa rin. Hanggang sa may nakita. Ayun, may nakita ako, may nagawa akong paraan kasi kumilos kami. Pero sa tingin nyo ba kung hindi namin yun nagawa ng paraan, kung hindi namin pinag-aralin yung sarili namin, kung hindi kami nagpa-check up, pinatingnan namin sa doktor yung mga katawan namin, kung may diferensya ba sa amin, sa tingin nyo ba ay makakabuo kami kung hindi namin ginawa yun? Kasi kung hihintayin lang namin, wala kaming alam. So, maganda talaga yung nagtatanong ka. Kasi kung sinasarili mo yan, mahirap yun. Kaya, maganda talaga yung nakikinig ka rin ng advices po ng iba. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Kung ayaw nyong mabuntis, kung gusto nyong mabuntis nang wala kayong ginagastos, mukhang mahirap yun, yung ganun, na gusto ninyong mangyari. Pwede, pero maghihintay ka na lang siguro. Try mo na lang, diba? Pero, kung gusto mo talaga, kung meron ka talagang goal, pwede mong gawin yun ng mabilisan. Yun ay ang paggawa mo ng paraan. At
syempre, lahat ng bagay dito sa mundo ngayon ay hindi na libre. Ayun, so syempre, mga sis, aside from pagpapadoktor, pag-inom ng kung ano-ano, mga herbal, ganyan, sabayan nyo rin ng dasal kasi yung pagdarasal po, yan yung way nyo para maiparating ninyo sa Diyos yung gusto nyong mangyari. At kung talagang sincere kayo sa inyong pagdarasal, kung talagang may goal kayo at kung talagang plano ng Diyos sa inyo na magkaanak kayo, kung alam ng Diyos na kaya nyo na at deserve kayo na magkaanak, ibibigay niya po yan sa inyo. Kaya importante talaga na maging mabuting tao tayo kasi kung alam ng Panginoon na kayo ay hindi naging mabuti sa Kanya, hindi niya po igagrant yung mga wish nyo, hindi niya ibibigay yung mga gusto ninyong mangyari. Kaya importante din talaga na magpakabait kayo or maging mabuti kayo kasi karamihan ng nakikilala ko na mahirap mabuntis. Yung iba talaga sobrang taray po nila at sobrang maldita po nila. Kaya baguhin po ninyo yan mga sis para mabuntis kayo. Iwasan nyo yung sobrang mainit ang ulo ninyo na lagi kayong nagagalit na parang insecure kayo sa ibang tao, ganun. Kasi kung nakikita ng Diyos na deserving ka, nabigyan ka ng baby or bigyan ka ng blessing, ibibigay niya yan sa'yo. Pero pag alam niya na hindi ka deserving, hindi niya po yan ibibigay sa inyo mga sis. So, ayun. Ayun lang yung may a-advise ko sa inyo. Maging mabuti tayong tao, pag-aralan natin yung sarili natin kung ano ba yung mga problema natin. Magtanong tayo sa iba. Magpa-check up tayo sa doktor para malaman po natin kung ano talaga yung issue, bakit hindi tayo nabubuntis. Ayan, so sana ay may nakuha kayong aral sa aking vlog ngayon mga sis. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para maging updated tayo sa isa't isa. Para next time kapag may tips ako, madali po ninyong makita or maging updated kayo. Ayan, so thank you so much for watching. Once again, this is Jaja Bustos.